What is up guys? Nandito ulit tayo sa aking channel, Average Pinoy, para sa isa na namang ride. Kung mapapansin nyo, gabi na to, tignan nyo sa paligid, mga 9:30 na to. Tulog pa si Mrs. kaya wala naman tayong gagawin sa bahay, kaya naisipan na lang nating mag-ride. Wala rin akong kasama, mag-isa ko lang, tulog yung mga kasama ko sa trabaho. So nga pala, ito yung bago nating biling, ano, matitesting natin ngayon yung ilaw natin, ito. Ah, ilaw niya. Liwanag. Kita nyo? Yan. Tsaka may ano rin to? Busina. Hindi ko alam kung makikita nyo to yung busina. Yan, bilig nyo. Tapos ito yung backlight. Yung tail light, backlight. Tail light yan. Mayroon siyang mode na pwedeng mag-blink-blink. Yan. Pwedeng mabilis na ano. Para kitang-kita ka talaga. Mayroon din atang steady to. Ayan, steady. Dito tayo sa blink-blink na running light. Doon tayo sa running light. Yung pupuntahan natin ngayon, hindi ko pa alam kung saan. Siguro sa Osaka Castle lang muna. Medyo malapit lang yun. 25 minutes atang ride yun. Tsaka dadaan tayo ng Yodogawa River. Tingnan natin kung may mga nagbabike doon. Baka may aswang doon. Kita-kita tayo doon, ha? Yun. Hindi ko alam kung makikita nyo ako. Medyo madilim dito sa gilid ng Yodogawa River. Hindi ko alam kung nakikita nyo yung mga tao doon. Oh. May mga ano yun. May mga tao doon nagbabike-bike din. Mga bata. Mga teenager ata to. Tara, bike na tayo. Habang ano, yan. Medyo maliwanag naman. Pero yung daan natin, walang kailaw-ilaw. Buti na lang may dala tayong ilaw. Saktong-sakto yung pagbili natin ng ilaw. Tara, simulan na natin. Patay, wala atang babaan dito. Dito ako bababa, iikot pa ako. Dito. Oh. Yan, tulay na ma. Lumang tulay ito pata eh. Walang ano. O daanan ng tren. Hindi ko makita kasi gabing gabi. Mukhang dito tayo bababa. Tapos sunod doon sa kabila na yun. May babaan kasi doon kanina, hindi ako nakababa eh. Ito na lang, baba tayo dito, tapos sakit ulit. Pwede yun. Baba tayo dyan, tapos doon, sunod. Okay? Patayin muna natin itong video para makatipid ng baterya. Alam nyo naman na yung problema ng telepono ko. Baka hindi tayo makauwi pabalik. Kasi hindi na tayo makapag Google Maps. Sige, mamaya ulit. Napalayo tayo dun sa ano, akyatan na. Hindi ko kasi kamsabi yung ruta rito eh. Maghagdan tayo pabalik dun sa gilid ng ilog. Akyating ko na lang to.
And kung mapapansin nyo, marami rin naglalakad dito kahit gabing gabi. Maraming nagpapapawis ng mga hapon. Paborito nila ang ano. Sana kung makikita nyo lang, sana yun ang ilog. Ay, makikita nyo ba? Low quality kasi itong camera natin eh. 800 meters daw, liliko tayo sa kaliwa. Wala nga namang kanan, papuntang ano na yan, kung saan man yan. Siguro dire-diretso na to. Kung alam ko lang sana masyado tong ruta na to, may enjoy ito ng ride natin. Kaya lang, siyempre naghahanap tayo ng daan sa kagabi. Magandang i-drive to pag alam mo na yung ruta, dire-diretso ka lang. Nasa gilid naman tayo ng ilog. Yung naririnig nyo, ayan. Like a bridge over drone. Bakit natuloy ako dun ah? Stop lang muna tayo, check natin yung mapa natin kasi hindi ko pa natatanaw yung Osaka Castle eh. Kaya na pa ako nagdadrive. Ayun, na-check na natin yung mapa natin. Dire-diretso lang daw tayo dun, no. Tapos kung nakikita nyo yon, yung mga ilaw-ilaw na yon. Dire-diretso daw tayo dun. Tapos bahala na. Kaliwa. Malapit na daw tayo.
Yes, yes, yo mga sir, mga ma'am, nandito na tayo sa Osaka Castle yan. Nakikita niyo sa likod ko, Osaka Castle yan. Ikot-ikot lang tayo rito. May dalawang lovers doon. Sa kabilang upuan, meron din ata. Tsaka, ito yung Miraiza Plaza. Lapit tayong konti. Hindi pa ako nakakapasok dyan eh. Alam ko, may bayad ata. May bayad dyan. Ah, hindi ko alam. Parang cafe daw siya. May cafe sa... Hindi ko alam eh. Hindi pa ako talaga. Restaurant siya. Restaurant. Tignan nyo ba? Restaurant siya. Tagal-tagal ko dito sa Japan, hindi pa ako nakakapasok dyan. Pati dyan sa Osaka Castle na yan, hindi ko pa napapasokan yan. Alam ko, may entrance dyan. Wala namang masyadong mapuntahan dito, kundi yung castle lang. Mamaiikot ako sa likod siguro. Yun, may mga guard na dumating. Hindi ko alam kung anong sisitahin, baka ako. Hindi ko alam kung nakita nyo. Hindi, nagpapatrol lang sila. Baka may gumagawa ng milagro dito. Umihilang pala. Sayang, mas maganda sana yung ride na to kung kabisado ko na yung ruta. Kaya isang tips pa, dapat alam mo na yung ruta kasi tulad kanina, patigil-tigil ako, hindi ko madiretso yung pagbabike kasi chine-check ko palagi yung mapa. Siguro mga dalawang ride pa, kabisado ko na yung ruta. Siguro din ride ko rin dapat ito ng umaga para hindi ako alanganin sa mga daan. Kasi nga, hindi natin kabisado yung ruta, hindi natin alam kung saan ba tayo liliko, baka kasi doon sa dinaanan natin na ano, Yodogawa River, maraming harang-harang kaya hindi ko alam kung kailan ako papasok sa parang mga barrier marami kasing barrier doon eh. Pero pagdating naman doon sa may isang ilog, doon sa may pumasok na tayo eh, tapos na tayo doon sa Yodogawa River, hindi ko alam kung anong ilog yun. Dire-diretso na siya, ang sarap mag-drive doon, lalo na pag alam mo yung ruta. Ang sarap magmabilis, kaya lang hindi ko magawa kasi nga lagi kong chine-check yung mapa natin. Sumobra pa nga ako ng isang kilometro ata yun eh, dahil ano, kaka-video ko. So yun lang, nandito na tayo sa Osaka Castle. Sana na-enjoy nyo yung video na to. Kahit patigil-tigil tayo at low quality yung camera natin. Pag nagkaroon tayo ng bagong camera, yung medyo maganda-ganda yung resolution, tatry natin ulit itong i-bike. Siguro mga... bandang hapon siguro para mas maganda, makita nyo yung view. Kasi ang ganda nung dinaanan ko, sayang lang hindi ko maipakita ng masyado. Kasi madilim, tapos yung camera natin is low resolution lang. Hanggang dito lang, hanggang sa muli. Kita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. Ito po ang inyong Average Pinoy. Nagsasabing, salamat!